Lifeline is very good, sabi ng hand mo na to. Prone ka daw po sa aksidente, so make sure mo iwasan po. Art line niya also is very deep. Ibig sabihin, very emotional din pagdating sa love life, pagdating sa pag-ibig. Marami pa rin ang naiinggit sa inyo sa love life niyo. Ako malilintigan dito pag may baling kulina. Hindi maganda ang taon na to sa mga year of the goal. Kasi buhulaan niya daw po yung love life namin. Natutulong siya ako yun. Magtatanong tayo ng kung ano po sila. Ayoko magtanong sa totoo lang. Ako magtatanong ako kung magkaka-abis mo. Ako tinatanay ko, papayat ba ba ako sa sasabi? Hindi. Ba tayo? Guys, Pebibig, it's love month. Guys, it's love month. So kailangan yung mga tanong natin tungkol sa love life natin. Oo. Or sa self. Diba? Pwede po ba magtanong ako para man, sa... love life. Tatanong para sa nanay. Tama na yan? May mga tanong ba kayo about love? Ayoko. Mamaya, kay Master Hans ko na itatanong. Nakakatakot. Eh, paano ko nandito yung future mo? Wow! Paano nandito? Paano kapakal ko na? Ano never, ah? Parang A? Hindi siya A. B? R. Ha? Hi, squadmates! So ngayon, nandito na po ang aming bisita na si Mr. Hans Kua. Siya po ang magbabasa na aming love and career. Kapalaran. Ngayon, 2024. Kapalaran na. Simulan natin na ito po ay mga gabay. Patnubay lamang ni Master Hans. Kasi yung mga kamay pa rin na silalay, ang inyong tagumpay na. Basahin natin, no? Paano ba nakakita? Ulahin natin siguro ang pagbabasa gamit po ang palm reading o buwit ng palad. Ay! Ito ba makita mo na buwit ng palad mo? Dalawang kamay. Palad! Dalawang kamay mo. Pato mo dalawang kamay mo. So ito yung babasahin mo ang kamay. Itong kamay na ito. Labas mo itong kamay na yun ang babasahin ko. Yan, pato mo dito. Okay, hindi natin yung kalyo mo. Okay, simulan natin. Very good po ang iyong lifeline. Very strong lifeline. Ibig sabihin nito tao to, maganda ang lifeline. Ito, old age mo, may nakita akong chance na mag-abroad ka o may chance na mag-migrate someday sa ibang bansa. Because nasa lifeline mo, may splitting line, baka may chance na sa ibang bansa. Old age, very young pa for now. Pero pagdating nito, siguro mga nasa edad 30s, 40s pa naman yun pagdating ng panahon. Balak po talaga Japan o Hawaii. Yun, balak mo talaga mag-Japan o mag-Hawaii. May kamag-anak ka ba sa Japan o Hawaii? Wala po, si Naruto lang. May plano, magmamamit mo si Naruto doon, no? Sa career line, also very successful ang career line mo this 2021. May mga possibility also na
teleserye pa rin or mga movies na gagawin na matiklik at magugustuhan yung mga fans mo. Yeah. Pagdating naman sa love life mo, basahin natin sa love life mo. Yeah. Galit ka ng kaliwang kamay, kuha ka ng tatlong baraha. Base ang iyong tatlong. Tama-tama kaliwete ako. Kaliwete ako ang baraha. Ako malilintigan dito pag may baling huli. Joke lang. Tinitingnan mo niyo yung palad ko. Oo, oh, nababasa mo na rin. Oh my God, tawag lang. Three lines. Papakiramdam ko yung energy. Papakiramdam ko. Sakya! Ay, nangyayin mo. Sakya ako. Quiet! Quiet! Sakya. Ayun, may nakikita ako. Oo, marami. Sa pangbaraan. Ako yung kinakabahan para sa yung flight. Feel the card, feel the card. What is pulling you? Feel the card. Feel the tension. Hala! Oh my God! Oh my God! Two Pentacles right now sa mga parang neto, bukod pa sa mga project, meron pa iba pang mga income generating na pwedeng pumasok sa 2020. One work, second career, second patlong trabaho pa, meron pa mga iba pang mga teleserye, pelikula, or may mga endorsement, mga commercial pa na pwedeng pasukin o pwedeng gawin o pwedeng maging success, maging achievement mo. This year, isang achievement, dalawang achievement, tatlong achievement na kita ko dito. So yung current na success mo right now, yung current na status na career mo ngayon ay okay. May nakita rin ako sa Pentacles mo. Pentacles is about money. Two of Pentacles is yung current money mo ngayon, madadagdagan pa rin isa, yung dalawa, mangangarap pa ng mga anak ang mga income mo. Or mga source of income, source of funds mo. Mangangarap pa ng mga anak. Okay, let's go with the second card. Second card, the King of Cups. King of Cups, sabi ng baraha mo dito, pagdating daw po, may balita matatanggap mula sa isang foreign country, sa isang kamag-anak o kapamilya sa ibang bansa, na may matagal ka nang inaantay na balita na posibleng makuha mo good news. Nasaan ba? Nasa Philippines ba yung dad mo? Opo. Nasa Philippines na dad mo. May uncle ka ba o kamag-anak o kapamilya? Sa States. So, baka yung asawa po ni Tita o isang lalaki na isang uncle, meron siyang magandang offer o may maganda siyang opportunity na ibigay sa'yo. Okay, that's for third card. Third card, sa pag-ibig naman tayo. So, hindi mo sabi ng baraha. Bakit ito po? Nag-enjoy ka daw po sa pag-ibig mo ngayon. Lover card, lumabas talaga sa baraha mo, ang lover card. Lover card right now, you're in love and very happy daw ang status. Yeah! Sa pag-ibig mo ngayon, sa lover card, masayang-masaya daw po ang relationship mo. Also, right now, ang tandem mo with this relationship or this pag-ibig mo ay nagdadala kayo sa isa't isa ng swerte. Sa isa't isa nyo, nagtutulungan kayo para ma-enhance yung isa't isa nyo ng swerte. Also, sa pag-ibig nyo, sabi ng baraha dito, marami pa kayong mga project ng partner mo ng pag-ibig na to, sabi ng baraha dito, na magtutulungan kayo kung saan yung mga fans nyo ay lagi pa rin nakasuporta at lagi pa rin nandiyan sa inyo. Marami mang issues, pero yung mga issues na to ay temporary lamang at malulusutan nyo. At these issues na to, ito mga problema pinagdadaanan nyo pa, ay mag-bring na magandang learning, magandang opportunity pa sa inyo ng mga partner. Sa love life pa rin tayo, love life, sabi ng baraha dito, marami pa rin ang naiinggit sa inyo sa love life nyo. Make sure nyo raw po na sa mga sinasabi ng ibang tao, huwag kayo basta magpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao. Nakakamilit po ako, Master. Hindi kasi nakakamilit ako. Kasi meron pa sila. Aso kayo na? Hindi, ikaw naman masyado. Mas makinig daw po sa inyong dalawa. Kung meron mga issue, kailangan daw po pag-usapan. Huwag nang hayaan. Lahat sa ibang tao pa manggaling, huwag nang hayaan na lalo pang lumala ang mga issues o mga trouble niyo, sabi ng baraha dito. Spend more time together, dahil this is the page of Pentacles. Page of Pentacles, sabi ng baraha dito. Alam niyo. May nakita ako dito, mas mag-improve daw po ang relationship niyo. If you will be more, yung sa conversation niyo, pag-uusapan niyo kung ano man issues, ano man mga people. Ang iyong birth astrology. Year of ano ka? Year of the goat. Year of the goat. Pinanganak
po ako ng March 12, 2008. Born, pinanganak ako ng 8:46 p.m. Ang rising ko po, Scorpio. Ang moon ko ay Cancer. Ang sun ko ay Pisces. And year of the goat. Year of the goat. Alam mo sa this year, ang year of the goat is the direct kalaban ng year of the ox. Hindi maganda ang taon na to sa mga year of the goat. However, nag-ready na si Master Hans Kuwa, meron akong ready na yung cure sa year mo na to. Okay, ready na ako? Sir Hans, pwede po magtanong? Yes, pwede magtanong. Okay, hindi naman muna tayo. Dahil po, kalaban ko nga ngayon, yung ibig sabihin po ba hindi mangyayari? Mangyayari pa rin yung manakita niyan kasi mas powerful ang Baraha kaysa sa general nakita na natin. Year of the Goat, ngayong taon na to, sila po ang kalaban ng Year of the Ox. May ready na akong mga cure para sa'yo, para yung year ng year of the Ox na to, imbes na maging unlucky sa'yo, magdadala pa siya ng opportunity and good fortune sa'yo. Una-una na kailangan po ng Year of the Goat, Year of the Ox, Year of the Dragon, Year of the Dog, at Year of the Horse. Limang sign po ang kailangan or clash po with the Tai Sui. Sino ba yung Tai Sui na to? Siya po yung clash with the year god, the 2021. Limang sign po yan, una-una si sheep or goat po yun. Ox, year of the dragon, year of the dog, at year of the horse. Dahil year of the goat ka, ito po ang cure mo, Andrea, ano? Ito po ang cure, bibigyan ni Master Hans Kuwa, yan yung Tai Sui cure. Sa bahay po ng mga call sign, kailangan nila maglagay ng Tai Sui na cure po. Ito po, mantra to. Mantra to, may prayers to. Ito po ilalagay sa northeast direction ng bahay. Na-notes ko po yan, baka makalimutan. Northeast. So, punta ka sa compass mo. Turuan kita paano maghanap ng northeast. Go to compass. O, yan, compass, no? So, kahit ang compass ng cellphone mo, tatayo ka sa gitna ng bahay mo, hahanapin ang northeast. So, kinalimawa, ito yung quarter, ito yung bahay nyo, hahanapin mo ang flash nito is nasa northeast. Ay, ang northeast natin is nandito. So sa part na yan, i-display mo lang, i-dikit mo lang to. Yung red na sa labas, i-dikit to. Sa mismong northeast part ng kwarto or northeast part ng bahay, cure yan sa Tai Sui. Five sign ang kailangan nito, si sheep, si ox, si dragon, si dog, at saka si horse. Northeast sector ng bahay. Okay? So pag meron ka nito, dala mo, nalagay mo sa wallet mo lagi. At ito, sa bag mo, lagi mong kasama. Lagi mo sa wallet, sa bag mo, lagi mo siya kasama, lagi mo carry yan. At ito lalagay mo sa northeast part ng bahay mo. This year, mawawala na yung clash mo for you. Okay? Wala po akong wallet. Ano nang gagawin ko? Gusto mo po ilalagay. Okay. Nabitin na. Sabi, gusto mo ko itanong. Pwede magtanong. Okay. Sige, sa'yo na yung episode, ha? Set muna. Ikaw ulit. Set muna. Okay, lipat kayo, palit kayo. Set, dalawang kamay, papong galong-galong. Okay, ito ang... Ano saan mabasahin ko dito? Okay, good, palabas yan. Okay. Tignan natin, kinakabahan ka ba? Ba't nanginginig ang kamay mo? Lifeline is very good, sabi ng hand mo na to. Prone ka daw po sa aksidente, so make sure mo iwasan po ang mga contact sport, no? So make sure pagka medyo mga risky na sports, iwasan po yan para maiwas tayo. So always wear yung mga protective gear. Kung yung motor ka, always wear protective gear, iwas po. Right now, makita mo kay Seth, makita mo sa hand niya, a square hand. Ang square hand na tao, sila po is very hands-on. Ibig sabihin, kung may mga project, may mga gustong gawin, para mas lalo maging successful, kailangan ikaw mismo ang pagtutok sa no? Sa hand ko na to, the headline, very smart, matalino rin to. Marami siya mga ideas, magaling ng mind niya. Heartline niya also is very deep. Ibig sabihin, very emotional din. Pagdating sa love life, pagdating sa pag-ibig. Emotional expressive din pagdating sa love life at pag-ibig. So, kuha tayo sa baraha mo, tignan natin yun. Sa career mo, left hand pa rin, pati yung baraha. Left hand. Left hand? Yes. Yeah. Sigurado ako siya. Hindi ako nagdadaw sa pinag-uot. Makirap naman mo, Ani. Nanginig yung kamay niya. Kinuha ko siya because of fame. Okay, ang unang baraha sa'yo. Ten of Swords. Espada! Ten of Swords, marami. Marami ang mga issues pa din. Marami mga problem. Kailangan agad i-resolve pa. Dun!
huwag hayaan yung apoy na nagliliyab dyan na hindi mo agad nire-resolve. Kung may fire, kailangan ka agad stop. Kung may issues o may problema, pag-usapan, ayusin agad mo na patagay pa. Okay, let's go with the second card. Second card, the Empress card. Very happy daw po ang love at romance mo. Yahoo! The Empress card also signifies here, pagdating sa pag-ibig, sa romance, sa pag-ibig mo, make sure alam ko very expressive, very emotional ka din, sabi ng marahan mo na to. Pero siyempre, kailangan pa rin po, tutukan pa rin mo na ang career mo na. Sumunod daw po sa mga payo ng mga nakakatanda, makinig sa mga payo at sa pag-ibig mo, sabi ng marahan dito, ayun dyan ang lalaki. No? Huwag puro emotions, minsan ganito din ang brand, ang brain din. Unahin mo natin ang career bago na no? Also, sa parang ng barahan mo dito, sabi ng barahan mo dito, may nakita ako dito na kailangan mo ipantayan. Also, pagdating sa kalos exercise, no? Okay? Papatay muna tayo ng recording. Meron ako sasabihin sa kanya. Sa tatlong pala. Patay lang recording. Huwag niya po sabihin sa akin. Kaya sabihin ko kasi yun. Ay, mamaya na sabihin sa akin. Mamaya na sabihin sa akin. Ayoko. Dapat kasi ito, sa totoo, di ba dapat? Kung private niya, kung ayaw niya sabihin. Kung ayaw, private, mukha po bang private? Kung private sa kanya, yun ang suggestion ko. Sorry po. Okay, continue tayo. Sama daw siya. Sama ako din. Okay, mamaya. Itong tatlong barahan na ito kasi meron tayong very important na information na kailangan ko katin sabihin sa'yo. Mamaya sabihin, huwag ba't di mo sinabi sa akin? Sinasabihin ko si mamaya pagdating sa akin. Okay, pagdating pa rin sa career pa rin tayo na sa career mo. Alam mo, Seth, sabi ng barahan ito, marami kang skills, maraming talents. I-enhance pa ang talent at skills mo ito dahil sila magdadala maraming success sa'yo. Ay, pagdating pa rin sa love life, nangyari sa love life ko pa rin. Love life. Sabi ng marahan dito, nag-i-enjoy ka naman na sa love life mo, mahal mo siya, at iparamdam lagi. Na lagi mo siya paalagaan, take good care of her lagi. Kaya naman na lagi. No? May offer pa rin, may chance pa rin na magkaroon pa ng mga teleserye, or ng movie, or ng commercials. Year of the Horse. Year of the Horse. This year, sa mga Year of the Horse, sila po, meron sa kanila po ang victory at success star. Wow! So maraming victory at success. Number one, pagdating sa competition, lahat ang mga horse ngayon. So umaari ba tumatakbo na mabilis pagtatakat ng kanyang career ang mga horse sa 2021. Ang mga horse, ang best friend nila is the Year of the Sheep. So kayong dalawa, compatible talaga kayo. Soulmate, at very compatible ang tutulungan kayo sa isa. Wow, soulmate. Soulmate, tutulungan kayo sa career, sa love life. Si Sheep is a direct clash o kalaban po ng ox ngayon, hindi maswerte si Sheep. However, ang lucky charm Sheep ngayon ay si Horse. So malalapit siya lahat. Sinabi niyo po yan sa magandang buhay. This year, tama. Kailangan nila magsama lagi. Lagi lahat dapat sila support o sa isa't isa. Kasi yung support na sa isa't isa, si Goat o si Sheep, ibabaro niya. Hihiramin niya yung swerte. Horse this year, parang mas lalong ma-enhance. Mas lalong maging successful ang kanyang career. Sa love life, very good din po ang love life. May gusto ka ba itanong? Wala lang. Satisfaction! Alright! Kailangan ko po ba yung pampaswerte? Pampaswerte? Meron ang pampaswerte sa'yo. Ang pampaswerte ko sa'yo, the Year of the Metal Ox ngayon, may regalo ko sa'yo po this year. I-display mo lang ito sa bahay mo. I-display mo lang ito sa amin. Ito ang bahay niyo. Every time nagbe-bell siya, may dadala yan. Ng maraming mga opportunity. Every time nagbe-bell siya, nagdadala siya ng maraming opportunity. Nagdadala siya ng magandang balita sa'yo. Nagdadala ng magandang mga opportunities at mga trabaho at pera sa'yo. Regalo mo ni Maskans. Thank you. Kikwintas ko ito. Para lagi mo. Ay, si ano? Oh, sorry, mayroon pa pala. Si Horse also, kailangan din kaya ng Cure Taisui, no? Limang sign ang kailangan ng Cure Taisui Cure ngayon. Taisui Cure ngayon. Si Year of the Ox, Year of the Sheep, Year of the Dog, Dragon, and Horse. Dahil kailangan mo yun, regalo din ang Taisui card ni Master Nelson. Also, ito pala lagay mo sa bahay mo. Sa bahay mo, hanapin mo ang Northeast Sector. I-display ito, idikit ito sa Northeast Sector para this year mo, mas lalong dumami pa ang opportunity at service. Northeast.
Ito na po ba yung taon na magdadalaga na ako? Mamature na ako, kaya ko na matulog mag-isa sa kwarto. Kala ko nakatulog ka na naman. Hindi po eh. Sabi ko na matulog ka naman. Shhh! Ito card, ito card. Ikaw ka lang sa usap ko siya. Ay, dalawa yan. Wala ako. Okay? So right lang nakita kong fear, no? Nandudun pa rin siguro, nag-enjoy ka pa rin. Hindi naman kailangan mag-mature. Hindi naman agad kailangan mag-mature agad dito. Importante right now, hindi naman kailangan agad mag-mature. Importante right now is to enjoy what you have right now. Enjoy each time. Hindi naman kailangan i-target. Kailangan ba mag-mature? Kailangan ba dapat mag-isa sa kwarto? Kasi lagi sinasabi, mag-18 na ako sa bahay. Bakit parang 10 pa rin? Sabi naman kailangan enjoy mo ng down. Ano meron ka? Obviously, weak ang immune system. So make sure ha na laging mag-take ng vitamins na mababaw ang mga lines mo. Madaling makapag-move on sa mga